Hey guys, nung bumisita ako sa San Fernando sa Cebu because of a boxing event, nakita ko itong simbahan na to. And actually, aside from me being a fan of boxing, fascinated ako sa mga designs ng mga churches. So sabi ko, tagapunta ako nga muna. So tumawid ako dito at sabi ko, total, hindi pa nagsisimula yung event. Tingnan ko muna up close and personal, kumbaga. Actually guys, aminin ko sa inyo, hindi naman ako religyoso. But of course, I believe in God and I pray. And yun yung gym. So, punta ko muna, paso ako sa loob. Total, wala namang pumipigil sa akin dito. And I just wanted to see, kasi mahilig ako sa mga, yung mga medieval, yung mga, basta mga ano, yung mga kings and queens. Yan yung mga paborito ko eh. And of course, parang pag nakikita ko yung mga designs ng mga churches, especially yung mga ganito, parang gothic design. And I found out na ito pala ay was completed in 1886. Ayan, 500 years of Christianity. And of course, ayan, si San Isidro Labrador. Actually, sa Batangas, yung sa lugar ko, meron kaming chapel doon. San Isidro Labrador din yung ano, kumbaga pinaka-patron. Which is the parang ano siya, sa rice field. So yun, kwento ko na rin sa inyo, no? Total, nandito na tayo dahil ako, mahilig din ako sa history. Nag-research ako ng konti. Ang San Fernando pala, second municipality, and it has about 75,000 people na siguro, no? Or more. And ang Cebu, of course, if you don't know yet, it is the considered the cradle of Christianity. Christianity was the actually kumbaga nagsimula dito back in 1521, and it is the roots of Christianity in the Philippines and in the Far East. The first mass was celebrated in Limasawa Island. Of course, kung hindi nyo pa alam, si Magellan, si Father Pedro Valderrama, yan po yan. So yun, just konting history lang. At of course, inikot-ikot ko itong lugar kung ano ba yung makikita natin. Actually, may mga picture ako at saka video ko na hindi ko na sinama dito kasi one take lang. Tinitingnan ko lang yung buong paligid. Because yung mga stones, yung mga brick and stone, yan yung parang ano ko na I always wonder and I fascinated how it was built back in the days where of course wala masyado mga heavy equipment. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience beyond the sport of boxing. And of course, ito yung ano, ito yung church na to, napakaganda eh. And yun, sana po samahan niyo pa ako sa mga ibang kumbaga lakwatsa ko beyond sports.